Welcome to my channel. So kung may naririnig kayong ingay sa background, I'm so sorry kasi umuulan kasi ngayon. So for today's video, gagawa tayo ng reviews about Crayons baby cream. BB cream. Yes, I know na marami na naglabas na reviews about this product claiming its full coverage. But hindi ako masyadong convinced sa mga sinasabi nila kasi most of the beauty influencers na nag-review ng product nito is wala naman silang i-cover sa face nila. So, paano nila nasabing full coverage? Kasi most of them na nag-review, walang pimple marks, like a tago, or mga ganon, blemishes. So, I want to see... So, I want to try it para mag-prove kung full coverage talaga yung BB cream na ito. So, dalawa yung shade ng BB cream na ito. One is natural beauty and the other one is fair lady. So, fair lady yung kinuha ko, guys, kasi yung natural beauty is super dark sa skin ko. At ito namang fair lady, guys, is super light din siya sa skin ko. But, nagtanong ako kay Acne girl dun sa HBC. Yes, sa HBC mo ito mabibili. For 89 pesos yung price niya. Nagtanong ko kung nag-oxidize ba itong product na ito. Then, sabi niya, yes, kung nag-oxidize na. So, if nag-oxidize yung isang cream na ilalagay mo sa face mo, it's really good na you choose a color which is lighter than your skin tone. So, kapag nagpili ka ng color na lighter shade sa skin tone mo, so pag nag-oxidize siya, nag-tone down siya sa skin mo, so parang okay na rin. So, ito yung pinili ko. Ito lang ang binili ko kasi wala akong pera. Though, 89 pesos lang siya. Kasi what if hindi hiyang sa skin ko or what if nag-cause siya ng acne breakout sa skin ko at lumala pa yung pimples ko. So, ganon. Very wrong. Kaya isa lang yung binili ko kasi ito try lang natin. Basahin muna natin yung claims ng product na ito, guys. So, Crayons Beauty Balm with Sun Protection. Ooh, may SPF siya. Concealed imperfections. So, nakukonceal daw niya yung mga imperfections sa face natin. Smoothens. And even skin tone that gives you a fresh, bright, and radiant skin. Ito yung packaging niya, guys. Hindi siya masyadong malaki. Ganyan lang. Kung ito yung hands mo, so ganito siya kalaki. This product has 25 ml and ang price niya is 89 pesos. BB cream,
most of the time, ginagamit ko is yung kamay ko lang. So, dito, na portion ng face natin, gagamitin natin yung hands natin sa pala-apply. So, by the way, nalinis ko na yung face ko, guys, at wala akong makeup nilagay, walang moisturizer and everything. So, bare face ko talaga yan. Ganyan talaga ako. Ganyan talaga karami yung pimples ko, ganyan talaga akong ka-ugly. So, dito tayo. Oh! Super puti! Anyway, baka mag-oxidize, so tingnan natin. Ang puti! So, okay naman siya if kamay lang yung gamit na napag-apply mo sa, ano, sa product. This is what I'm telling. Hindi siya full coverage. But, try natin kapag mag-add tayo ng konti ulit sa buildable tong pan ko. Tingnan nyo, hindi naman yun na-cover eh. Hindi niya na-cover yung pimple mask ko. So, ganyan yung application niya, guys. Ito yung kulay ng Fair Lady. So, if you have maraming budget sa ano mga beauty products, so I suggest na bilhin nyo na lang yung dalawa at ihahanap nyo. Swerte mo kapag Fair Lady talaga yung skin tone. Pero I hope na mag-oxidize to, kagaya ng sinabi ni Ate Girl, para hindi tayo magmukhang ano, White Lady. Fair Lady, naging White Lady na tayo nito. Ang puti ko! Ang puti-puti! But, I tell you, it did not cover my pimple marks. This is what I said. See? Yung ano, ang puti-puti yung tingnan ko. Ang puti sa purple. So, yan yung naka-cover niya. This is the first layer using your hand. So, dito naman sa side na to, guys, gumamit tayo ng brush. If easy ba siya to blend or ganun. By the way, a little goes a long, long way. So, kahit konti lang yung ilagay nyo, guys, nasa spread niya sa face ko. So, ito yung brush na ginagamit ko kapag nag-a-apply ako ng aking foundation and everything. So, blend na natin. So, little face here. Mas gusto ko if yung gamit ko is brush at hindi yung hands. Madali lang siyang i-blend, guys. Hindi siya mahirap. Well, hindi ka mahihirapan masyado sa pag-blend ng product na ito. See? This is what I'm telling you, guys. This is not cool, guys. Wala. Hindi naman yung nakapapa yung pimple ko eh. So, this is the first application. But, huwag muna natin siya i-judge, no? So, ito na yung part ng face ko na nilagyan natin ng Crayons BB Cream. See? Super white. Tingnan mo. Ibang-iba yung color niya sa hands ko. Ibang-iba yung color niya sa neck ko. Sana mag-oxidize to, girl. Kasi kapag hindi ito nag-oxidize, mapipilitan akong bilhin yung isang kulay para mag-anin ko. So, ito yung part ng face natin na may Crayons BB Cream na using brush. Dito sa portion na to is gamit ko is yung hands natin. And this portion here is yung malapang Crayons na BB Cream. So, as you can see, guys, let's compare our eye bags. So, dito, guys, super dark yung eye bags natin. Yan. Kasi napukulit tayo kasi chat ng taong walang pake sa atin. Kaya ganun, lumalaki yung eye bags. So, ito yung eye bags natin. Super dark. Dito, di ba? This one is, see, nalalighten niya yung under eye natin na may eye bags. But, as what you can see, guys, hindi siya full coverage. But this one is just a first layer. So, tingnan natin, baka kapag nilagyan natin ulit for the second time, is makaka-coverage. Makaka-cover na niya yung mga blemishes natin or mga pimple marks natin. But, at first application, kung may malala talaga kayong pimples, kagaya ko, freshly grown pimples, kagaya ko, or mga pinagpala ng maraming bigas, yes, kagaya ko, girl. So, do not expect too much in this product, eh. So, sa portion na to, guys, lagyan natin na BB cream, and let's use beauty blender. So, gagamitin natin ang ating beauty blender. Pasukin na natin, guys. I'm using the Human Nature Hydrating Face Mist. Hindi ko masyado. Parang nahihirapan ako mag-blend kapag ginagamit yung beauty blender. Alam ba?
Kasi I'm into brushes kasi guys. Kaya most of the time kapag nagme-makeup ako or nag-aapply ako ng mga foundation brush yung ginagamit ko. I'm not a fan of a beauty blender talaga. Hindi ako masyadong beauty blender kapag nag-aapply. But, ano pinahirapan akong mag-blend using beauty blender? So, sa brush guys, makikita mo na mas cover yung sa brush. Especially na sa hands, diba? But this one sa beauty blender, isinisip-sip kasi niya. Kapag gumawin ka kasi ng beauty blender dye, isinisip niya yung product. So, instead na pupunta lahat sa skin mo, isang product na pupunta sa beauty blender. Kaya hindi ko siya masyadong ginagamit sa mga makeup ko kasi nasasayahan ako. Okay, let's use the brush kasi hindi ko gusto ang beauty blender. Yung ko ng beauty blender ay tingin. So, brush na yung gagamitin ko this time kasi mas maganda yung application kapag brush yung gamit. And by the way guys, wala akong nasmell na mabahong amoy or alcohol sa product na to. So, baka safe ka sa mga acne prone skin, kagaya natin. Sana hindi talaga siya mag-cause na maraming pimples na pimples nito. So, this is the second layer application ng BB cream. So, dinamihan ko na para sure talaga na matakpan yung mga pimples natin. May mga pimples pa rin na nakikita, mga pimple marks. But, being a BB cream, this is very good. Yes, kasi yung finish niya guys is para siyang foundation. Though, hindi niya masyadong na fully cover yung blemishes ko or pimple scars, nabablur out naman niya. So, tatapos ko lang yung makeup ko and I'll be back. So, ito na ang ating final look. And as you may notice, masyado po yata na sobrahan ng kunto yung nose ko. And for my final thoughts. So, this BB cream is the full coverage BB cream. As you can see, nawala na yung pimple marks ko. Yung mga marks ng aking pimples, yes, nawala na siya. You cannot see it. Even if in person, wala na talaga siya. Hindi mo talaga siya makikita. Yung mga bumps na cause ng ating pimples, hindi naman talaga yun nakaka-cover ng foundation. Kaya nga hindi ako masyadong nagpa-foundation like everyday. Kasi, nai-emphasize na yung mga bumps ng face ko. Kasi hindi naman talaga nakaka-cover yan ng foundation, no? So, nakaka-cover niya is yung mga discoloration ng ating skin, like the marks ng ating pimples. So, yun yung kinakover niya. So, this BB cream is really good. Parang siyang foundation, guys. Na nakaka-cover niya yung ating mga pimple marks. But yung mga bumps sa face na cause ng ating pimples, again, hindi niya makaka-cover yun. At makikita pa rin siya. But, what's the disadvantage of this BB cream guys? Before ko na-achieve yung full coverage or paka na look na ito, ganyan yung effect niya. Five layer of this one. So, ito, 5 layer to. This one, 5 layer to. This one is 5 layer. But the whole face, hindi siya 5 layer. So, yung mga portion na kung saan may mga pimple marks or acne scars, yun lang yung nilagyan ko or dinagdagan ko ng layer ng BB cream. So, ayun na nga, 5 layers. Sobrang kapal. Bago mo ma-achieve yung coverage or yung coverage na hinahanap mo. So, even though this is 89 pesos only and this has 25 ml of product, Okay, kumana. Ubus ko na yata. So, kasi ang dami na ko nilagay para ma-achieve ko talaga yung full coverage na cleanse niya. Kasi gusto ko siyang bigyan ng chance. Kaya, ayun, tinatong patong ko. Kahit ang puti-puti na ng face ko. Fernando, ilang beses mong pagpatong-patongin yung cream sa face mo, it doesn't feel heavy. So, may lightweight. Parang wala nga akong nilagay sa face ko eh. Hindi siya makate sa face, guys. And hindi rin siya sumisiksik sa mga pores ng face nyo. Yes. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Lightweight siya. So, kahit ilang product yung ipatong mo, hindi mabigat sa face. Hindi siya sumisiksik sa pores mo at hindi siya sumisiksik dito sa mga lines or sa mga wrinkles mo under your eyes. That is nice. And then, hindi siya mabango. Wala siyang amoy masyado na very harsh skin. And, or any alcohol na smell ng product, which is good, especially nasa mga skin na acne-prone or acne-prone skin. But, kapag naman ka ng bahay guys, or kapag nakita mo yung face mo sa sarili, very obvious talaga na may nilagay ka. Para ka naglagay ng, foundation. Siguro sa akin, it's very obvious siya. Kasi, ikaw ba naman, maglagay ka ng limang foundation. Limang layer, hindi ba
thinking of you. So, para sa akin, very obvious siya. So, those people na maikli lang, maikli, konti lang yung moisturization sa face, I think this one is good for you kasi siguro kahit isang layer lang application, it's very nice na nag-effect sa skin mo. Sa akin kasi, it's very obvious siya. So, para talaga kung paano mo nag-foundation, yung result ng, ano, ng product na to. But, yung hindi ko naman nagustuhan sa kanya, sa part ng product to is, matagal mo ma-achieve yung coverage na hinahanap mo. Though 25 ml siya, and though a little goes a long way, kailangan mo siyang punch up ng igay para matakpan yung gusto mong takpan. So, ayaw ko nun. Kasi magiging makapan siya, very thick. And then, kung marami na kasi ina-apply or dinadagdag na layer sa face mo, mas mataas yung chance na magka-crack or makikli yung face mo after few hours. So, ayaw ko nun at iniiwasan kong mangyari yun. And as much as possible, gusto ko kasi parang natural looking lang yung effect. Even though hindi ma-achieve yung full coverage ng isang BB cream or foundation, okay lang sa akin yun. At least, nag-wear out me yung people ko. But the important thing is, gusto ko natural. Ayaw kasi yung parang bongga na parang may event ang pupuntahan. So, para sa akin, hindi ko siya magagamit for everyday use if yung gusto ko is pakak na coverage. But kung gusto ko blur out lang, so one layer is good, then pwede ko siya magamit in everyday. At isa pang disadvantage na nakita ko guys, hindi siya sweatproof. Of course, wala rin naman sa claim niya na sweatproof siya. Pero kasi, yung dito ko, and then sa nose portion ko guys, is nagsisweat siya. Nagsisweat siya kapag nininis ako, parang init-init. Yung unang part ng face ko na nagsisweat is yung dito ko, at yung dito ko sa nose. Itong product na to kasi guys, kapag nagsisweat ka, nabubura. Nabubura yung product niya, at kailangan mo mag-apply ulit. At the next time na mag-apply ka, ang pangit na ng effect niya sa skin. I don't know, but tingnan nyo. See? So this product here, you might see. This product, this line pala here. Yan. Na-erase yan, at nilagyan ko siya ulit. At ang pangit na ng effect. At ang pangit na ng effect niya, and then dito din sa nose portion ko, yan. Pangit siya, pangit na yung effect niya kapag nagsisweat-proof siya. Ang sweat-proof, di ba? Kapag nagsisweat yung face mo, so nabubura yung product. So I don't like that. And then, what else? So, I think yun lang naman. So, iniisip ko kasi, nung dinagdagan ko na siya sa face ko, nawawala na yung pimple mark. So, sabi ko, bibigyan ko yung isang shade ng product na to. At pag-Halloween ko, parang pantay na siya ng kulay ng face ko. But then, na-notice ko nung nabubura siya kapag nasisweat ako. So, sabi ko, ay, parang ayaw ko. Kasi isa yung sa kinukonsider ko kapag bibili ako ng foundation or ng cream. Yung kapag dito sa portion na ito, dapat hindi siya pangit na. And by the way, yung product na to guys is nag-o-oxidize siya. Kanina super puti siya sa face ko, but later on, parang nag-tone down na siya. So, okay lang. Yun, pero for me lang ha, as an acne prone person, yung coverage niya is super effort, very effort yung kailangan para matakpan mo yung pimples mo, and para sa akin, that is a big no-no, especially na kapag nagmamadali ka. And then guys, by the way, nagsisettle din siya sa aking smile lines, parang sa foundation. See? Kita niyo ba? Nagsisettle siya sa aking smile lines, which I don't also like. Yung sa nose ko, nabubura, yung dito nabubura, at kapag nabura siya guys, makikita talaga na hindi mo talaga siya skin. Kasi super white nga nito, diba, sa akin. Kapag nabura siya, parang ang pangit-pangit tingnan. Ah, by the way, hindi siya sticky sa feeling, guys. Hindi mabigat, hindi sticky. So, very okay siya sa skin. So, highly recommend ko to sa mga tao na wala masyadong problem sa kanilang skin. Kasi, very nice yung effect niya. Glowy. Glowy yung effect niya, but hindi siya sticky sa feeling, and then super lightweight niya. And then, mura lang siya, guys. Kapag hindi ka masyadong maputi, so I suggest na dalawa yung binibili ko, tapos i-combine mo. Kasi, ang pangit-pangit, tingnan sa akin, ang pangit-pangit na guys, super white siya sa akin, though nag-oxidize siya. But what if, ano, pupunta ka ng mall, ano, like, maghihintay ka pa kung kailan na-tone down yung, ano mo, yung cream mo, so parang sa akin hindi. So, ayun lang guys, if you're gonna ask me, para sa akin, hindi ko siya gagamitin kasi I have acne prone skin, di ba? At saka yung sweat ko dito. So, para it's a big no-no for me. For my skin type na ha. But for others who have, ano, yung wala namang problems sa acne skin or pimple marks, this is a very good foundation. BB cream. And it's only 89 pesos. So, might want to try it. Thank you so much for watching, guys. Hope you subscribe and like to my channel. At sana may nakuha kayong ideas or information sa review. Share ko. So, bye-bye!